tumulong. Amen ba? Gutom siya, binigyan ng pagkain, uhaw siya, binigyan ng inumin. He was a stranger and you took me in. Hindi ka lang kadali na magtanggap ka, magpatira ka, mag-welcome ka ng stranger, lalo na kung hindi Pilipino. Ah, ito pa, tinitnya ko sa inyo. Lalo na kung itin, ewan ko lang kung may magpatira sa inyo. So, totoo lang. Wala. Kaya sabihin pa natin, naggalit na galit tayo sa mga puti kapag mga puti racist, pero mga Pilipino racist din. So, totoo lang. Kahit aminin niyo hindi. Wala kang makikitang best friend ng Pinoy, itim. Hallelujah. Yeah. Bakit? May pagka-racist din tayo. Hindi na tayo away. Parang kahit ako, aminin ako. Aminin ko ano. Kahit kapag nakakita ako Pilipina, tapos ang boyfriend itim, oh, parang pakilamdam ko, you must be desperate. Iyaban ko, ano? Kala mo sinong bako? Paano naman kasi? May mga itim. Itim na nga. Buwera na lang ipin. Ang puputik ng ipin nila. Pero, akala di ba masipag ang mga itim? Pastor, natin na lang ako Pilipino pala. Ha? Pilipino na lang pala ang natin ko. Hindi ko sinasabi itim ang boyfriend mo. Nasa sayo yan. Balat lang yan. Kwento ko lang dito is, napakaraming itim. Anakan lang yung puti, anakan lang yung Pilipina, tapos ang tatamad pa, tapos lalo na kapag natapat ka Afrikan, ala, ikaw magbubuhat. Yung lalaking Afrikano, ang siyang nagbabanjing-banjing. Mag-chill-chill lang. Nasusundan niya ako. Amen. Isang punto lang yun kung bakit ko sinasabing desperada talaga yung babae. Pero sa totoo lang, mabuti ako umaamin, iwan ko lang sa inyo. Mga racist, di naman kayo. Sinangalan ko. Minsan nagkakalimutan natin na kano man ang ating ginagawa sa ating kapwa, sa Panginoong Jesus natin ginagawa. Para bang sinabi ng Lord, kapag tumulong kayo sa kapwa Pilipino, kapag tumulong kayo sa puti, sa akin yung ginagawa. Kahit itin, pag ginawa natin yun, para sa Lord pa rin. Amen. Pero sa totoo lang, namimili tayo. Sa totoo lang, di ba? Lalo na pag mareklamo yung itim, talaga naman. Wala akong nakikitang parang party ng Pilipino na mayroong itim. Mayroon man pa ilan-ilan. Pero siguro sa 10 parties ng mga Pilipino, 2 party lang ang may halong itim. Bakit? Kasi may pagka-racist na tayo. Amen. So totoo lang, di ba? Apo. At least, aminado kayo pag hindi kayo umami. Wala, din ako magawa. Sabi pa ng Lord, I was naked and you clothed me. Hubad daw siya at dinamitan. Eh, wag naman sana. May damit, hinubaran. Ito ang usapan. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Amen. Hindi ganun kadali na dumalaw ka sa kulungan. Bakit kasi? Para bang sabihin, ay, kaibigan mo, kriminal. Ay, nakakaya naman yung kaibigan mo, nakulong. So what? Ginagawa mo ito para sa Lord, wala kang dapat ikaya. Okay, nagtanong itong mga righteous, nagtanong sa Lord, or will answer him, when did we see you hungry? Kailan doon nila nakita si Jesus na gutom, pero pinakain? Sabi na Panginoon, i-shortcut ko na lang, and the king will answer and say to them, assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these, my brethren, you did it to me. Amen. Isang bantayan daw kung ikaw ay mainit pa, nag-aalag pa sa faith mo sa Lord, kapag pinaniniwalaan mo na anuman ang tulong na ginawa mo sa kapwa, sa Panginoong Jesus mo ginawa, strong ka pa rin sa Lord. Pero hindi lahat ng Kristiyano ay masipag tumulong kasi nakalimutan nila na ang tulong na ginawa nila sa Lord ginawa. Amen? Isang, ito ang pinakabatayan ko, ito ang pinaka pamantasan ko sa paglilingkod na hindi ko itinataas, hindi ko
sabi ko nga, I'm not lifting my own chair. Hindi ako nagbubuhat ng sariling upuan, pero ang paglilingkod ko sa Lord ay ginagawa ko paglilingkod sa inyo, hindi lamang sa pulpito, kahit doon sa dingding ng bahay nyo. Kanta akong maglingkod. Bakit? Kasi ginagawa ko ito at naniniwala ako para sa Lord. Amen! Amen! Minsan pa nga, yung atin pang tinutulungan, minsan ano, sa alala ko nga yung post sa Facebook, sabi ng isang friend ko sa Facebook, advantageous friends are always around, but true friends are hard to find. Amen. Yung mapagsamantala daw, kaibigan, laging umaali-aligid yan. Pero yung mga tunay na kaibigan, ang hirap hanapin yan. Amen. Wala akong pinapatamaan, pero ang point ko lang doon, na minsan na dumating yung time na yung nakakaalam doon sa mga taong tinutulungan ko, pero hindi na natin sila makita sa church, sila pa yung nagalit. Pero minsan, hindi ako sinungaling na hindi ko sabihin, hindi rin ako apektado. Ang iniintindi ko na lang, dahil ito ay ginagawa ko sa Lord, manatili sila sa church o hindi, na sa ibang church sila o wala, ang importante, ginagawa ko ito pa sa Lord. Maalala nila ako, hindi ako makalimutan ng Lord. Amen. Sa totoo lang kasi, para pag nadala tayo, naninimbang na tayo. Tama ba ako? Basahin ko sa inyo. John chapter 2 verse 24. Mayroon tayong makikita dito patungkol sa ano? Okay? John chapter 2 verse 24. Umpisa natin sa verse 23. Now when he was in Jerusalem at the Passover, during the feast, many believed in his name when they saw the signs which he did. But Jesus did not commit himself to them because he knew all men. And had no need that anyone should testify of man, for he knew what was in man. Hindi na nag-commit si Jesus Christ kasi kilala niya ang lahat ng tao. Amen. Kumbaga, pag naunahan tayo ng palinimbang, pag naunahan tayo ng bad experience natin sa tao na yon, para pag, teka, namimihasa ka na, hindi ka pa nga nakabayad sa dati mong utang, para ayaw mo nang magpautang. Amen. Nasusundan niyo po ba ako? Pero, hindi po dapat na ganun ang ating attitude all the time, ang iisipin natin, ano man ang ginawa natin sa ating kapwa, sa Panginoong Jesus natin ginawa. Kung inabuso ka, magpasalamat ka. Amen. Hindi ikaw yung nang-abuso, ikaw yung inabuso. Amen. Tama ba ako? Amen. Biblical yan eh. Amen. Amen ba? Amen. Ay kung gusto mong ikaw nang-abuso, ikaw nalalamak, ay hindi ka Kristiyano. Yes, kasi nga mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Okay? Anything we do to others, we are doing it to Christ. So, dapat natin tandaan yan. Na kahit anong tulong, kahit pahiramin mo siya ng ano, pang-load, pahiramin mo siya pamasahin, kahit nilutuan mo ng hapunan kasi pagod, mga bagay na ganyan, simpleng bagay, sa Panginoon natin ginagawa yan. Amen. Amen. Hindi ko na sasabihin kung anong pang ginawa ko, at least, sinisikap ko na yung pinapangaral ko sina sa buhay ko. Amen. Amen? Amen? Okay. Concerning the wicked, on the other hand, doon sa mga left, nasa kaliwa, depart from me. Lumayo kayo sa akin. You curse into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. Sabi doon sa mga tupa, sa mga useful, will come, inherit the kingdom, pero doon sa mga unuseful, sa mga useless, sabi niya, lumayo kayo. Punta kayo noon sa apoy na pinag-prayer para sa devil at sa his angels. I-explain ko pa yan mamaya. For I was hungry, hindi rin pinakain. Kaya sa totoo lang, ginagawa natin opportunity na ang birthday ni Ella, last Tuesday pa. Pero sinisikap natin, hindi lang kami maging sinaplo. Kahit mga members ng church, ginagawa yung celebration ng Sunday. Bakit? At least, pinakain mo yung household ng Lord. Amen.
Kaysa naman, ang pakainin mo, yung mga mangininom at mangangain, pero panahon na kailangan mo sila, hindi mo na sila makita. Hindi ko sinasabi, yung mga pumupunta ngayon, mukhang palakain. Concern is, kumbaga, sabi sila sa kanta, Jesus is the center of all. Amen. Kumbaga, mayroon na tayong celebration, umiikot pa rin sa kingdom ng Lord. Nang sa ganun, more opportunity for more people na makapakinig ng Word of God. Amen. Kasi kahit makainom mo pa ng pinakamasarap na alak yan, mapakain mo pa ng pinakamasarap na menu, kung hindi mo nakabahagi na ng Word of God, what help does it make? What difference does it make? Marami namang party sa mundo. Kapag ginagawa mo ang party ng mundo, walang pagkaiba, what's the point? At least, may party tayo, may Word of God pa. Amen. Inom nyo din. Okay. When they did not feed, give a drink, the least of the brethren, they did not do what they ought to do for Christ's sake. Hindi kasi nila sinasamantala yung pagkatao na magiging help sila sa ibang tao. By the way, nakabook na po ako ng ticket ko para sa Kenya by October 26 hanggang October 31. Pupunta po ako ng Kenya para i-absorb yung isang church doon. Isa pang kabutihan ng Lord, through email, pwede pa na dalawa ang mai-open natin doon. Kung papayag din ko sana i-affiliate as God Most High Christian Ministry, Kenya. Kung papayag siya, pero yung isa, insured na, biro mo, isang punta ko lang, pwede dalawa. Hallelujah! Pag sabihin ng pastor, saan ko kuha ang budget ng church? By faith yan! Amen! Amen! Amen. Okay? illustration na naalala niyo yung dalawang manlilimos? Yung mayaman, sagana sa lahat ng bagay dito, pero beggar siya pagdating sa kabilang buhay. Si Lazarus, mahirap dito, pero pagdating sa kabilang buhay, nasa bosom of Abraham siya. Amen. Hindi nais ng Lord na malilimos ka dito, pero mag-i-enjoy ka doon. Kung hanggang maaari, ang gusto ng Lord, sagana ka sa bagay dito, sagana ka rin doon. Amen. Para naman ang Lord natin, para doon lang. Amen ba? Amen. Ang point ko lang doon, walang sinabi na yung mayaman masama. Ano po ba ang punto ko? Anong reason bakit siya napunta ng impyerno? Sige nga. Hindi niya kayang magbigay? Or, kaya lang magbigay? Ayaw niya lang magbigay? Kasi pag... may punto pa, pero yung sa will niya. Pero kung capacity ang sa pagbibigay ng pag-uusapan, makapagbigay siya. Yung loob lang niya ang hindi. Kasi nga, biruan niyo ba naman, si Lazarus naghihintay lang na may umong malalaglag doon? Kadami-dami niya kayong ula, nagkandapanis na kaya. Hindi na lang nagbigay ng pagkain kay Lazarus? Kaya tuloy, napunta siya ng impyerno. Kaya kayo mga reklamador na kung anong klaseng ulam meron sa hapag nyo, sa lamesa nyo, magpasalamat kayo. Lalo na, magbigay kayo. Amen. Baka naman, ang sasarap ng kinakain nyo, pero yung mga kakilala nyo nangangailangan, hindi nyo man maabutan ng tulong, lalo na sa Pilipinas. Hallelujah. Amen ba? Does it make sense ba? Okay. And this will go away into everlasting punishment. Whichever comes first, ang sinasabi kong whichever comes first, judgment for reward or judgment for salvation, kasi sabi ng Revelation chapter 20 verse 11, ulitin ko lang yung kanina sa 14 and 15, and I saw a great white throne and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books, linawin ko ito, and the books were open. Ilang books? Marami. Walang sinabi dyan. Marami lang ang sinabi. And another book was open, which is the book of life. Ang book of life, yun yung batayan sa salvation.
Ang books na marami ay yun yung batayan sa rewards, okay? And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Kumbaga, passbook. Lahat ng deposit mo, naka-record. Amen. So, ang balance mo, depende kung magkano deposit mo. Problema kung overdraft ka lagi. Verse 13, and the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged, every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So, alin man ang mauna doon sa book of life or sa many books, hindi ko alam. Mali ko, hindi pa ako nakarating doon. Sabi ko nga, ang importante, naniniwala tayo doon. Kaya ko ito sinishare whichever comes first, kasi para sa akin, pwede kang bigyan ng rewards. Okay? Daniel chapter 12 verse 2. Lahat ng ginagawa, maliban sa 2 Corinthians 5:10, sabi pa ng Daniel chapter 12 verse 2, lahat daw ay magkaroon ng ganding palak. Lahat ay muling mabubuhay. Daniel chapter 12 verse 2, ganito ang ating makikita. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. So pareho muling mabubuhay. Nasusunod. Some to everlasting life, some to everlasting contempt, everlasting punishment. Okay? Naniniwala ba kayo na kahit nakasulat na yung pangalan mo sa Book of Life, pwedeng mabura? Amen. Amen? May batayan ba ang Biblia dyan? Imagine mo na lang kung hindi mabubura yung pangalan mo sa Book of Life, mayroon mga tao, ang kanilang doctrine ay once saved, always saved. Tama? Mali? Ha? Mali. Ang once saved, always saved, kapag naligtas ka kahapon, kahit anong gagawin mo ngayon, saved ka pa rin. Alam mo, alam nyo, kapag mga pastor nagsama-sama, madalas magka-debate yun eh. Eh, merong ang kanilang doctrine, once saved, always saved. Kasi ang salvation daw, predetermined. Hindi ka pa nakarating, ligtas ka na, kasi nga predetermined. So sabi ng pastor, kung sabihin mo, once saved, always saved, halimbawa, namatay ako ngayon, nasa ibabaw ako ng babae na hindi ko asawa, ano sa tingin mo, ligtas ako o hindi? Sabi niya, hindi ligtas. So sabi, maliwanag, hindi tama ang doktrina na once saved, always saved. Tama ba? Kasi kung paniniwalaan natin, once saved, always saved, kahit anong gagawin ko pala, kahit kasi naligtas na ako, pwede na. Tama, nasusunod niyo ba punto ko? Nasusunod, maliwanag. So, kahit nakasulat ang pangalan sa Book of Life, pwede mabura. Revelation chapter 3 verse 5, he who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the Book of Life, but I will confess his name before my Father and before his angels. So kung walang blotting of name from the Book of Life, hindi niya sabihin yan na I will not blot. Maliwanag. Exodus 32, 33, 34. Sabi ni Moses, Lord, patawarin mo sila, yet now if you will forgive their sin, but if not, I pray, blot me out of your book which you have written. Grabe mag-intercede ito si Moses. Lord, ako na lang, padala mo sa impyerno, maligtas lang sila. Hallelujah. Nakuha niyo ba punto ni Moses dyan? Sabi niya, burahin mo pangalan ko, Lord, para lang sa kanilang pangalan, hindi magbura. Pero sabi ng Lord, and the Lord said to Moses, whoever has sinned against me, I will blot him out of my book. So maliwanag, pwedeng magbura yung pangalan mo. Amen. Huwag kang baka sigurado. Baka nakasulat yung pangalan mo kahapon, ngayon, burado na. Bakit ko sinabing may pagkabura ng pangalan? Kasi sabi na dito sa ating binasa, kung pinagkaitan mo yung kapitbahay mo, pinagkaitan mo yung nangangailangan, lalo na kung kaibigan mo, kahit kaaway mo, pinagkaitan mo,
Ang sabi ng Lord, nagutom ako, hindi nyo ako inakain. Mangyari, sabi ng Lord, lumayo kayo, lumangoy kayo sa Lake of Fire, hindi sa Lake District, kundi lumangoy kayo sa Lake of Fire. Hallelujah! Dahil lang sa kapuriputan mo. Isang garantiya ko sa inyo, sa langit, walang kuribut. Tama ba ako? Kasi in the end, kaya nasabi ko sa inyo, whichever comes first, yung judgment man for rewards, judgment or for salvation, pero in the end, sabi ng Lord, yung mga ipinagkaitan, yung kanilang mga kaibigan, kapitbahay, kakilala, na in the end, napunta ng impyerno. Hallelujah! Last! Okay, lumasin niya. 2 minutes na lang. Kwento lang muna tayo. Masyado kayo seryoso. Patapos na ako. Tatapusin ko na lang kayo sa pamagitan ng isang kwento. Mayroon daw, sa Pilipinas kasi, mayroon kwentong Katoliko ito, kwento ng mga kaparian. Alam niyo mga kaparian, namimilik din yan. Kahit sa Biblia, mayroong Pilipians at mayroong Galitians. Pilipians at saka Galitians. So, ayaw nagpapunta ng mga pare sa mga Galitians kasi hindi nagbibigay yan. Gusto nila sa mga Pilipians. Kasi ang mga taga-Pilipians, kahit andoon na si Filipo si Paul sa Macedonia, patuloy pa rin silang nagpapadala. Kaya sabi ni Paul sa Philippians 4:19, "And my God shall supply all your needs according to His riches and glory." Eh, meron daw kumatok sa kumbento. Sabi, alasin ko na madaling araw. Father, basbasan mo naman yung patay. Alasin ko na madaling araw, pabasbasan yung patay. Ayaw, bumangon yung pare. Nang umulit, bumangon yung pare. Lalo na, nung binuksan yung hatchback ng kotse. Hatchback? Siyempre, London. Yung binuksan yung hatchback, akala ng pare, in-state, in-order. Kasi, basbasan yung patay, tapos nasa hatchback ng kotse. Yun pala, aso lang. Sabi ng pare, aso lang pala yan. Dalhin mo na lang mamaya. Sabi lang ano, Father, kasi itong aso na ito, sinave na yung buhay ko eh. Bahayaan mo na, dalhin mo na lang ulit mamaya. Sabi ng may-ari ng aso, ay, magbigay pa naman sana ako ng 5,000. Nung marinig ng pare yung magbigay ng 5,000, sabi ng pare, hindi mo sinabi? Ay, kasi sabi ng may-ari na dadalhin niya sa iglesia ni Kristo. Doon na lang niya pabasbasan. Sabi ng pare nung marinig yung 5,000, hindi mo sinabi? Katoliko pala aso mo. Kasi nga, mga pare, mga pastor, may Pilipians din yan. Mayroon din yan, Galitians. Nasusundan. Sabi ng mga pastor, kapag ang pinuntahan namin, lalo na sa Elisaday, kapag ang pinuntahan namin kuripot, isa lang ang term namin ginagamit dyan. Boxer yan. Boxer kasi ganyan yan eh. Kuripot, tikom yung bibig. Pero pag karatis yan, bukas pala, ibig sabihin, masagana magbigay yan. Dito sa kanan yan, pero yung mga boxer, sa kaliwa na. Okay, challenge! What do you think is prepared for you? Eternal fire or kingdom? Kingdom. Ikaw nakakaalam yan. Yung mga hindi sumagot, mukhang tagilid siya. Alam niya may kalalagyan. Biro lang. At least makapag-realize tayo. Parang taga-kainta, realize. Kingdom of heaven or everlasting fire? Nasa sa inyo na yan. Are you useful or useless? Useful. Sabi ko kay Ella, why man timupulos? Sa Ilonggo ba? Ilongga. Why man timupulos? Sabi niya, daan what's pulos? Nahirapan tuloy ako mag-English sa pulos. Sabi ko, wala kang kwenta. Useless. Sabi na naman niya, what's useless? So, ikaw ba ay useful or useless? Useful. Mag-gilang anghel ka naman. At least alam natin, mayroon ba tayong point of reflection? Mayroon tayong natutunan na kahit sabihin pa natin believer ka, kahit tinanggap mo si Jesus Christ, kung in the end napakakuripot mo, kahit natin mo pa rin, mapunta ka pa rin yung piano. Hindi ako may sabi niya, Biblia may sabi niya.
Why? Because God comforts us for us not to be comfortable, but to be a comforter. Amen. Amen? Amen. Conclusion, Matthew 25:34, then the king will say to those on his right hand, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Inayahan ko po kayong tumayo. Although, lapas na tayo ng kundi sa oras, gusto kong pagnilayan natin ang minsaming ng awitin. Ito, sinasaad doon sa awitin, Lord, here with me. And, bigay natin sa Lord ang lahat. Maging ang buo nating buhay, ialay natin sa Lord. Kung hindi mo kabisado ang kanta o gusto mong sumabay sa kanta, ang nais ko lang ay pagnilay mo ang mensahin ng awitin ito para lalong mabigyan ng buhay yung ating pinag-aralang salita ng Lord. As we sing it out, you're here with me, Lord, my Savior, my King. And we offer our everything, Lord God. We give everything, Lord God. Dahil isang patunayan nga na minamahal natin si Lord is if we could give Him anything and if we could do anything for Him. Hallelujah. Let us try to put ourselves in the presence of God as we continue to worship Him in spirit and in truth. Worship Him from the bottom of your heart and stand on your words that you're uttering to Him. Hallelujah. Thank you.
Amen.